Alam mo ba, na noong taong 1999 ay may isang maliit lamang na tulay na kinatatakutan ng mga motorista o mga tao pa na tumatawid dito sa isang lugar sa Baler, Maria Aurora. Kwento lang ito ng isa kong pinsan. Sa tuwing sasapit daw ang gabi sa masukal na lugar na yun ng tulay, ay hindi na dinadaanan yun ng mga motorista. Dahil sa mga hindi maipaliwanag na nangyayari kadalasan sa mga dumadaan dito. Kaya nga tinawag nila yung tulay putol ulo. Hindi naman sa literal na mapuputol ang ulo mo pagdaan mo doon. Ngunit ang mangyayari ay ganito. Pag dumaan ka daw doon, wala pa namang magaganap sa'yo na kakaiba. Pero sa ikatlong araw, matapos ng pagdaan mo dito, ay makikita na lamang ng mga minamahal mo sa buhay o mga kapamilya mo na wala ka ng ulo. Alam nyo na yung pamahiin na yon, di ba? At pagkatapos kang makita ng ganoon ng mga tao sa paligid mo, eto ang mabagsik dito dahil magkakasakit ka muna ng malala na hindi maipapaliwanag ng siyensya o ng doktor. Tapos ay sa ikasyam na araw, matapos ang pagdaan mo doon, ay mamamatay ka na. Yun ang sabi nila. At napatunayan noon ang pinsan ko nang ang isang tito niya ay napadaan sa nasabing tulay. Woo! Ako bahala! Mga sabi-sabi lang yan ng mga matatanda na di marunong magsapin nung araw. Bigas ni Manong Wilfredo noon na nagyayabang. Tito ng pinsan ko sa mother's side, taga Maynila, dayo noon sa Balera. Nang parang sinubukan niya yung paniniwala ng mga tao doon sa tulay. Na parang gusto niyang patunayan na di totoo. O siguro nagkakataon lang yung mga nangyayaring ganon. Sa madaling sabi mga kabagis, tinawid niya ang maliit na tulay na tinatawag na putol ulo. Wala namang nangyari sa unang dalawang araw matapos niya yung tawirin ng gabi. Pero nung ikatlong araw, ayon sa paglalarawan ng pinsan ko, nagtuturo na raw itong si Wilfredo sa mga sulok-sulok ng bahay nila noon na parang may nakikitang mga nilalang na wala naman sa paningin ng pamilya ng pinsan ko. Yung parang nababaliw na siya, ganun. Hanggang sa nagkasakit na nga ito, tumawag sila noon sa Maynila para kunin na nga si Manong Wilfredo para ipagamot ng pamilya niya doon sa mga doktora. At nung isasakay na siya sa van, madaling araw pa nga yon, sabi ng pinsan ko, doon na rin nila nakita na wala na ngang ulo si Manong Wilfredo. Pero buhay pa. Hinayaan na lang ng pamilya ng pinsan ko na makauwi na nga ng Maynila si Manong Wilfredo kasama ang pamilyang sumundo sa kanya. Ngunit pagsapit nga ng ikasyam na araw ay nabalitaan na lamang ng pinsan ko at ng pamilya niya na patay na si Manong Wilfredo. Ano sa tingin niyo mga kabagis? Nagkataon lang ba ang mga nangyari? O sadyang mahiwaga nga o nakakatakot ang tulay putol ulo? At dagdag pa sa kwento, ayon sa matatanda kasi doon na ang tulay na yon ay dating tapunan ng mga pinatay ng hapon o pinupugutan nila ng ulo sa pamamagitan ng katana. At sa ngayon mga kabagis ay sira na rin ang tulay na yon. Matagal na. Dahil sa mga bagyong nagdaan, sa pag-apaw ng ilog, ay nagiba ito. Kaya huwag mo nang isipin yung tulay putol ulo. Tulog ka na.